Arthur Reyes. Saan po yan? Yun po, yun doon sa loob po. Kasi ito po, binili na. Saan, nasan tayo ngayon? Ito po, sa kapatid. Dito. Okay. So, kaya tayo dyan, ito po, dadaanan na to. Okay. Kaya ito na lang po natitira natin frontage. Ilang meter po yung frontage na yan? Ay, malawak po yan. Siguro mga more or less 100. 100 meters. Kasi yung kalote niya, nahati. Okay. So, ito po yung area? Opo, ito po yun. Hanggang doon po tayo sa bypass. Eh, sa TR4. TR4? Ayun, doon, nadaanan niyo po yun. Mm-hmm. Ito po yung, pwede tayo dito dumaan, pwede tayo. Ang saleable lot area, 100 hectares. Opo. So, saan po yung pinaka-boundary? Yan pong... Ito po kasi, kasama pa ito sa ating binibenta. Itong kabuuan niya yan. Okay. Subdivided siya? Hindi po. Hindi. Ay, siya po ay may mga malaking lote. Kaya po nito, ito po ay 5.1 hectare. Ito opo po yung pinaka-frontage natin. Mm. Kung papaganto po tayo, malawak po yan. May mga... Oh. Ang ibig ko po sabihin ay doon sa 100 hectares na yun, lahatan yun. Apo. Ang benta. Apo. Kung ating pong anuhin, ang location... Ito po tayo. Ating pong ikute, nasaan? Nasaan yung... Akyat lang po tayo dyan, tapos... I mean, ito po, sakop pa ito, sakop to. Eh, binibenta po din yan. Eh, kayo nga po, kasi minsan, ang binibili lang nila, ito ang frontage, ito lang. Ito ang frontage, ito lang. Eh, kayo, depende, kasi binibenta naman po ito lahat. Binibenta lahat yan. Opo. Yan po yung kabuuan ng 100 hectare. Kasi ito po yung 28... Ito po ay 77. Okay. So, ito, sakop to? Ay, hindi po. Hindi, ito lang may kulay. Yung may kulay. May kulay lang. Yung may kulay. Okay. Pagkakabo ba natin to? Para makita niyo yung frontage. Magandang araw mga kalupa! Pa! Pa! Ayun, narinig po ninyo yun, ano? So, yun po yung ating mapa ng 100 hectares. Consolidated land po yun. So, pwede po itong mabili ng lahatan or pwede pong mabili ng individual titles. Ano po? So, hindi po pwede, yung isang title ay 5 hectares, hindi po pwede mag-cut. Ang pwede po nyo bilhin ay yung total area na 5 hectares. Or, kung gusto naman po ninyo, lahatan na 100 hectares. At yung pong exact, sabi po kanina, nung dinidiscuss po natin yung sa mapa, ay umaabot po ng 77 at 28 hectares. Nasa gitna po yung bypass road. Tapos, dun po sa kabilang dulo ay TR4 ang dadaan po doon. So, napakaganda po ng areyang ito. At marami po ditong magiging commercial land, diba po? Kasi dadaanan po ito ng TR4 at bypass road. Kaya ano pa pong hinihintay ninyo? Aba, kailangan po ma-secure ninyo yung pong mga area dito kung gusto po ninyo magtayo ng business po dito. Or ito po, pwede po itong farmland. Kung interesado naman po kayo na magtanim lang po. O yan. So, pwede rin po dito. So, yun nga po. So, dadaanan po ito ng bypass road. Ngayon, magkabila po yan. Ano? So, 70 plus at saka 28 hectares magkabilaan po yan. Ngayon, pagdating po sa mga gustong kumuha ng may frontage do sa bypass road, ayun nga po, hindi po pwedeng isang area lang ang kukunin natin. Medyo malaki-laki daw pong area. Ayun, pwede pong ibigay. Ano? So, kukuha po tayo ng lote na malapit sa bypass road or along the bypass road. At may kasama po pong lote yung inner lots. Ayun, kailangan po may kasama. Ayan, hindi po pwedeng lote lang na along bypass road. So, ganun po ang usapan po dito. Pero, yun nga po, napakaganda po ng lugar na to. At under development na po. So, yung pong presyo nito ay ilalagay ko po sa description. At bilisan po ninyo. Dahil, pag ito po ay nagawan ng bypass road, tataas na po ang presyo nito. Kaya ngayon pa lang po, i-secure na ninyo kung interesado po kayo sa lupang ito. Naka-flash po dyan sa screen yung aking Viber at
or WhatsApp number. Ano po, kontakin lang po ninyo ako kung gusto po ninyo mag-tripping dito, ay sasamahan po namin kayo. Ayan, so ito po ay sa San Pablo City. Ayan, so dito lang po yan, San Pablo City, Laguna. Ayan, yung pong mga interesado, 100 hectares po ito, oh. Kunin na po ninyo. Ayan, yung pong mga malakihang projects, pwede po ito. Ayan, so ito po ay nasa ano, isang lote po ito, no, itong pinuntahan natin. Ayan, so palay lanzones at niyog ang tanim po dito. Ayun. So kung meron din po kayo mga property na gustong ibenta, ay pwede po ninyo akong kontakin. And then puntahan po natin at i-video po natin yung lugar na yon. And atin pong i-present po dito sa YouTube channel and dun po sa FB page. Ayan. Yung nakikita po ninyong picture ng bypass road, yung pong under construction na yan, at yung pong TR4, yan po ay malapit na po dito, nasa kabilang barangay na po yan. Yan pong kinuna ng picture na yan, ayan, sa kabilang barangay po yan. Ngayon, malapit na po yan dito. Ngayon, kaya po sa lalong madaling panahon ay i-secure na po ninyo ito dahil sa tataas na po ang presyo nito once na mayari po yung ating bypass road. At huwag nyo pong kakalimutan, please like po, ano, i-like po nyo yung video para po sa ikauunlad nitong ating channel. At syempre, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga videos na inilalabas ko gaya nito.